Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin, 17 minutes after 1 o'clock. Hapon po ng Martes, no? April 23, 2024. Welcome na sa Wanted, Sweetheart Afternoon Edition. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Time check, we got 20 minutes after 1 o'clock. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world. Local radio. Abian Mujer. Abian Mujer. Sansad na bay! Sarap, galamiyon kayo. Isang napakainit na hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta naman po kayo dyan na nasa abroad ngayon? No? Yung iba giniginaw pa. Bangon-bangon na! Morning na! Viewers, listeners po natin, subscribers, mga supporters natin worldwide. Welcome na sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Ngayong napakatindi ang init, no? Ngayong araw ng Martes. No? Sa lahat po ng mga may birthday, happy birthday. Ba, malapit na rin po yung birthday ng kilala ko. Martes na pala ngayon, no? Friday, birthday na ng kilala ko.
nakilala ninyo pero di niya alam birthday niya. Sama-sama ho tayo hanggang alas 3 ngayon pong hapon ng Martes, syempre, para makilala po natin yung ating mga bisita. PM na po sa hotline natin ha, sa mga gusto pong sumali, gamit po yung Viber. Hanapin lamang po ninyo ang account po namin, ang Digigel OFW Emotion. Gamit po yung Viber, sa ulitin po, Digigel OFW Emotion. Para po yan sa inyo na mga available, single, no? Wala hong asawa, boyfriend, girlfriend ka, live-in. Wanted, sweetheart. Wanted. Siyempre, kasama nyo pa rin ang pinakagwapo, no? Sabi ng nanay ko, no? Si Abian Mujel. Abian Mujel. Baka may maiyak-iyak dyan. Gwapo ako, sabi ng nanay ko. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sige, manager, may bisita na ho tayo. Line number 2 sa Viber. Okay, no, si Ramel, pagkatapos si Analiza. Tawagan po natin sa Viber. Madam Rebek, kamusta naman kayo ng nakatsukaran mo, nakausap mo dito nung isang araw? Pagkagising mo, may asawa ka na. Natulog na lang ulit. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat. Ha? Maribik Dumilag Bustalino. And of course, kay Lia Corpus Sarmiento. Magandang hapon, madam. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Nasa linya na. Ito na ho, no? Si Ma'am Analiza at saka si Sir Ramil. Steady lang po yung cellphone ninyo, sir. Sobrang hina po ng signal nyo pag gumalaw yung kamay. Ma'am Analiza, saan po kayo ngayon? Anong lugar? Sa Hong Kong po. Nasa Hong Kong. Wala po kayong asawa dito sa Pinas? Wala. Wala. Okay, si Ramil naman. Saan po kayo ngayon, sir? Anong lugar? Nasa Liti po, DJ, sa part ng Abuyo. Wala po kayong asawa, girlfriend? Awido po. Sige, wala. Usap po kayong dalawa. Timer, pasok. Wanted, sweetheart. Hi, good afternoon. Yes, good afternoon. Ilang taon? Ikaw muna magtanong. Ilang taon na? 54. 54. May anak? Dalawa. Malaki na sila, ilang taon na? Yung eldest ko, 17, grade 11. Tapos, bago namatay yung wife ko, mayroon kaming maliit. So, this coming June, mag-anim na taon na po siya. So, coming grade 1. So, may ano na sila? Kanya-kanyang buhay o ano? Hindi pa po. Eh, yung eldest ko, 17 pa lang yun. Ay, 17. Ano ito bang mo ngayon? Yes. Walang eh. Harap buhay. Uy, walang trabaho. Sana uy. Oo. Oo nga, naghihingi-hingi lang kung may nagbibigay. Uy, ano na? Paano yan? Ay, wala. Yan lang. Hindi binigyan ng load, ma'am. Walang signal. Nagko-connecting na. Walang nagbigay ng ano eh, ng data, ng load. Ay, wala pa akong sahod. Oh, hindi ko naman sinabi bigyan mo, ma'am. Wag. Mag-aasawa nga tapos walang load. Meron po, ma'am, nga lang walang signal. Try ho ninyo i-drop call, i-cancel niyo po muna. Tatawagan po natin ulit si sir. Yun lang. Walang nagbigay ng load. May inaho kasi signal nila sa Leyte, no? Sana masagot lang ulit. Aha. Ma'am Analiza, ilang taon po kayo, ma'am? 45. 45, galupok. Oo, si sir 52 na. Si sir, no? 52 na.
Separated din po kayo sa asawa? Oo, matagal na. Kaya naghanap, malapit na magminupos. Ilang taon daw po ba kayo magminupos, ma'am? Siguro, ano na, next year. Ewan ko. Sabi nila, mararamdaman mo daw po yan pag malapit na eh. Paano? Oo, yung mainitin yung ulo mo. Tapos, ano pa ba? Hindi man mainitin ang ulo ko, iba ang init. Oo. Tapos pa yung ano yung buhok daw mula pag sibol, may puti ka nang makita talaga sa sibol pa lang, sibol pa lang yun mama. Sabi nila. Wala mong puti. Wala pa naman. Wala pa naman. Pa, siguro saka na pag meron na. Sige. Ano Jet? Hindi na naka-online? Naka-online. Tawagan ko ulit. Sige. Ma'am, isa na lang ho. I-cancel niyo po muna. Tawagan natin ulit si Sir. Sige. Mahina po signal niya, no? Sayang naman, Sir. Naghahabol si Ma'am. Baka magminupos na daw. Lapit na. Next year na. May paparamdam na siguro. Hello, Sir. Nag-iinit na ako. Wala pa din. Mainit na po ba dyan sa Hong Kong, ma'am? Kakatapos. Oo, mainit na. Mainit na. May mga cherry blossoms din po dyan, oh. Sa iba? Sa ibang... Dito wala eh. Oo. Dyan sa Hong Kong, hindi malapit sa inyo, wala. Wala. Sige. Sir, Ramil? Ay, wala na. Pinakilig lang ng saglit, ma'am. Tapos na wala. Hanap iba, DJ. Okay. Dahil lang ho sa signal, no? Signal po kasi ang puhunan, guys, no? Kung gusto po ninyo sumali dito para makahanap ng sweetheart, puhunan ninyo ang signal. Oo. Ilang taon po? 45. 45 years old si ma'am, Annalisa. Mm. Tapos na sa Hong Kong po ngayon. Tubong ano po kayo, ma'am? Nang Pinas? Sa Pinas? Tubong Bisaya. Bisaya. Hindi, Kaos Bisaya. Sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Ah, sa D.O. Ilang taon na po yung bunsong anak mo? Mag 15 years old this coming September. Uh-oh. Apat anak ko. Panganay, ilang taon? Graduate college na. Mga 20. Nakalimutan ko na, 22 ata. DJ. Puro babae. Yung tatay nila, kasama po ba nila sa Mindanao? Hindi. Kabilang ano na, bahay. Aragoy. May sarili ng pamilya, ganun. Oo, siguro, ganun na nga. Wow, kinalimutan talaga agad. Nakalimutan na, matagal na. Oo, kasi DJ. Pero kasal po kayo. Oo, kasal. Ala, kinalimutan ka agad. Nagsumpaan. Kung alam ko lang na magkahiwalay kami, DJ, sana hindi ko na lang dinala yung apelido niya. Kasi yun. Hanggang ngayon, dala-dala ko. Yun lang. Pangit. Pero no, nasa abroad na po ba kayo nung naghiwalay kayo, ma'am? Oo, sa ano ko, sa Kuwait ako dati. Nung naghiwalay kayo. Yun lang. No? Kasi kung naghiwalay na ho sana kayo, bago kayo mag-abroad, nung kumuha ka ng mga requirements mo, di sana, hindi mo dinalabilido niya, no? Oo nga, no? Oo. Pero nga, wala na tayong magagawa. Ansan din eh. Pero okay lang. Nabuhay ko naman yung anak ko kahit ako lang mag-isa. Wow, yun ang masarap. Diba? Yun ang masabi mong ano, pabugal ba? Pride mo, no? Sa kanya. Nagsusupport, nagsusupport naman yung tatay niya. Hindi. Hindi. Yung ano ko nga eh, yung pangalawa kong anak, mag-graduate na next year. So, I'm be proud. So, mag-graduate, uwi ka na. Mag-asawa ka na. Uwi ako next year. Hindi pa ako mag-asawa. Uy, DJ. May dalawa pa. Oh, malay ho ninyo. Makahanap po kayo ng asawa na tutulungan ka. Di ba? Sige. Pero saan na yung DJ? Wala naman. Hinahanapan ka nga ni manager. Nanawagan mo kami. Parang awan na ninyo. Magminupos na si madam. Parang awan ninyo. Mag-contentize na. Magminupos na. Next year.
Sige na ho, ano? Baka meron po dyan mga single ngayon. Edad 45, 50 siguro mama, no? Oh, mga ganun. Oh, basta pero mga senior ma'am, okay lang? Okay lang din. Importante, importante tumatayo pa ho, no? Na walang tumatayo. Oh, na walang alalay. Kumbaga makakalakad pa, walang sakit ganun. Oh, ganun basta kay tumatayo. Tayo din ang ano, signal. Hindi po kayo naka-boyfriend, ma'am? Sa ilang taon na, naghiwalay kayo ng mister mo? Naka-boyfriend ako, pero iba. Anong, lesbian man yun. Ah, lesbian. Diyan sa Hong Kong, no? Oo. Hindi. Saan? Sa Pilipinas. Ay, ganun. Kaso, namatay man siya. Lo? Kaya ako nag-abroad dito sa Hong Kong. Ah. Okay. Ba't ako namatay? May cancer yung ano niya eh. Yung breast cancer. Ay, ganun. Yeah. Oo. Kasi daw po yung breast cancer, dahil daw dyan sa mga kinakain din, di ba? Mga malalansa. Oo. Ano kaya ang pinakain mo sa kanya na malansa? Dalawa. Ha? Yung dalawa, tinanggal na. Akala ko wala na. Pero, ewan ko, bigla na lang na ano siya. Parang, kasi hirap sa paghinga ba? Oo. Yun pala, stage 4 na pala siya, yun. Ay, sus. Kasi hanggat di daw na namatay yung ugat dyan, andyan pa rin daw talaga yan, ma'am, di ba? Oo. Iwasan daw po sana, no, kumain ng mga malalansa. Kung ano-ano siguro pinakain mo sa kanya, ma'am. Masarap yung malansa, DJ. Kaya siguro hindi napigilan, ayun. Kasi daw dapat i-massage yan, di ba? Saan ang i-massage? Yung ano, yung breast. Yung nga, para makaiwas sa cancer. Wala na nga breast. Paano yun i-ano, i-massage? Kasi lesbian siya nyo. Oo. Okay. Kaya yung mga lesbian, halos karamihan nagkaka-breast cancer. May kilala din po akong ganun. Kasi hindi minamassage si. Pag makahanap ako, sige, i-massage ko dito eh. Salamat sa advice. Ganun pala yun. May kilala din po ako dyan sa Hong Kong. Boyfriend niya, lesbian din. Kasi ayaw niya. Wala ka masyadong lalaki dyan, di ba? Oo. Eh, ikaw, halinan dito ang ano, DJ. Mga lesbian. Siyempre, wala ko masyadong lalaki. Oo, kasi ibang lalaki dyan. Iba ha. Hindi lahat ha, sa Hong Kong ha. Yung iba dyan may asawa sa Pilipinas. Tapos may girlfriend pa dyan, hindi lang isa, mayroon lang lima, no? Kasi maraming mga babae ho doon, walang lalaki masyado sa Hong Kong. Oo, kaya yung mga lalaki dito, ay nako, bus. Agad-agad mo. Pinag-agawan, oo. Pinag-agawan. Yes, kaya maswerte yung mga lesbian, no? Pero masarap magmahal yung mga lesbian, di ba? Ay, oo, siyempre. Masarap pa, iba pa din. Oo. Ibang magdala. Yes, oo. Kasi anin mo yung malaki yung kargada ng isang lalaki kung di naman marunong magdala. Oo nga. Kaya nga, iwan ko ba, may mga lalaki din na sabi nila, anong gusto nyo sa lesbian? Kahit maliit lang tong sa akin, at least meron. Yung lesbian, wala. Pero ang sabi nga pala nila, yung anhin mo yung malaking prikoy-koy, maliit ng prikoy-koy, kung may prikoy-koy ka, no? Kung hindi ka naman marunong magdala. So, oo, mas okay pa daw yung lesbian. Kasi ginagawa... Umanap na lang ako lesbian, DJ. Oh. Meron siya. Diyan sa Hong Kong, dami nga, di ba? Wala na nga, ubos na nga. Kaya wala akong dahil. Ubos ka agad? Oo, naubos na. Hello? Labas ka lang ho, kada linggo, marami po yan dyan. Ay, matagal na ako dito, DJ, wala akong nakita. Di ba may mga samahan, community na rin kayo dyan sa ano, sa Hong Kong na mga OFW? Oo. May mga group, may group chat. Wala po bang nagpaparamdam sa'yo dyan? Sabihin niya, wala man, oy. Nalulungkot ka ba? Gusto mo sa linggo mag-date tayo? Mga gano'n? Ay, mag-ano lang kami, mag-enjoy with friends na lang kami. Wow. Sa ano, Carlo,
may inuman ba? Wow. Kalorosi. Yun. Oh. Sige. Wala po ba yung manager? Lesbian daw? Oo. Oo. Nawala, natakot man, oy. Oo, matagal po kayo nun, ma'am, ng kasama mong, ano, lesbian, bago namatay? Ano, isang year at kalahati. Bali, magkakilala lang po kayo nung nasa Saudi po kayo. Hindi, na pinakilala siya sa friend ko nung umuwi ako dito, kapitbahay namin. Tapos, dinala ako sa bahay. May pistahan ba? Oo. Kaya, yun. Doon kami nagkakilala. Nagsama po kayo sa isang bahay? Hindi. Ay, may na, bahay siya. Hmm. Magpunta-punta lang siya sa amin. Pero... ganyang bagay, hindi mo naman tinago sa mga anak mo, okay lang naman sa kanila. Oo. Kasi andun yung mga anak ko sa bahay. Tapos kilala na sa mga anak ko, tapos kilala na din siya, yun. O, diba? Pero diba, pwede mo ma-share yung karanasan mo pagkaroon mo ng ano, karelasyon sa isang lesbian, mas okay naman kaysa... Para sa akin, mas okay yung ano, lesbian. Masarap magmahal. Tapos ano, maalagain pa sa mga anak mo. Wow. Yun. Tapos supportive ba? Kaya wala na ako mahanap man. Dito ako naghanap sa Hong Kong, pero wala man. Wala. Anong ginagawa nila man para, kunyari, mapasatisfied ka pagdating sa ano, sa pagmamahal? Ay, nahili kami ng ano, DJ. Yung laruan ba? Ay, ganoon? Para masatisfy talaga. Ah, may laruan kayo? Yung ano, yung nag-ano kayo, na-jackstone? Oo. Oh. Isa yun, belt. Ay, sinong gumagamit nun? Ikaw, siya naglalaro? Siya. Siya naglalaro ng ano? Suotin niya. Tapos pag ano, may gana na, ayun na, doon na. Ay, ganoon? Sinusuot? Oo, sinusuot. Para din lalaki ba? Ay, ganun? Pero hindi lumoy. Ay, ganun pala yun. Hindi lumoy. Hindi lumoy, DJ. Uh-huh. Matigas. Matigas. Oh, okay. Sinusuot niya na parang ano, parang... Ganyan. Oo, sinusuot niya habang kayo naglampunghan. Tapos kung medyo na ano na, ayun, doon na. Para din siyang lalaki. Ay, ganun? Pero yung sensation nga, yung tinatawag nilang parang kiliti. Paano niya maramdaman yun? Kasi siyempre, pareho, ano lang naman, hindi naman nakakonek yung kanya doon. Diba? Ay, kiliti, DJ. Oo. Yun siya na ang bahala. Ay. Maraming siya kung paano, saan ang hanapin yung kiliti. Yun. Kailangan na patnubay ng mga magulang, ha, sa mga bata at bata isip naman ng manunood. Bawal dito yung ano, mga bata isip. Oo, usapang matanda lang to. O, ngayon, ayun po pala yun. Oo. Oh, ganun na. Yun. Pero paano yun, ma'am? Natatapos din po ba yung destinasyon niya o ikaw lang ang natatapos ng destinasyon? Pagkatapos ko, or di, tapos na din siya. Ay, may ganun. Oo, kasi ayaw niya magpahawak. Paano yun? Paano niya, mararamdaman niya po yun pagtapos na? Yung sa isip niya lang po ba yun para makatapos? Oo, pag nakita niya ako na medyo nasarapan na, edi pagkatapos doon, tapos na din siya. So nakadepende po sa reaksyon ng mukha mo? Depende sa akin. May diskarte talaga pala, no? Ganun pala talaga. Napaka-personal na bagay itong tanong ko sa iyo, ma'am. Pero pasalamat ako at alam ko na, ay, ganun pala yun. Ganun! Kaya, masasabi ko sa iyo, DJ, mas masarap sila kaysa lalaki. Basta may laruan lang yung ano, yung gutom. Oo, okay na yun. Yung ano, yung basta, ganun, may laro. naglalaro kayo. Oh, maglaro muna. Saka na, yan, no? Ay,
okay. Bali ikaw, siyempre may pakiramdam ka po talaga, 'di ba? Kaya na tapos eh, natapos, nakarating ka doon sa dapat mo puntahan. Pero siya, siyempre wala namang pakiramdam kasi yung prikoy, yung ginamit niyang laruan doon, hindi naman nakakonek sa kanya, walang sensation, walang kilite, 'di ba? Pero ang sa isip niya, yung sa isip niya ang nakapagpatapos sa kanya. Mm. Tinanong ko nga siya eh. Oo. Ano, tapos ka na? Aragoy. Tapos na. Ah. Ganun, paano mo naramdaman? Sa reaction mo daw ng mukha ko. Yun. Ah, okay. Ibang yung feeling, basta alam mong love ka niya, love mo siya, di ba? So, sa'yo na rin na po nang galing na sabi mo, mapagmahal siya, lahat na ginagawa niya para sa mga anak mo, tinuturing niya parang anak. O yun ang bagay na ano na kailangan ng isang single mom. Yun ang importante, babe. Yes. Diba? Kung walang lalaki na ganun, edi wag na lang. Wag na, no? Wala naman, DJ. Malapit na ako magminupos, DJ. Next year na. Nasaan yung forever ko? Saan ako? Baka meron po dyan gustong ano, makausap si Mama, si Ma'am Analisa. Kasi magminupos na po ito next year. Lapit na. Kailangan maghahanap na, DJ. Sayang ang ano, taon. Buwan. Ilang taon na po bang byuda kayo doon sa ano sa lesbian mong boyfriend? Ano? Ilang taon na ho siyang namatay? Mag-ano na din siya mag 6 years na. Ay, sus, matagal na sa loob ng 6 years. Wala po talaga. Ay, naghanap na lang ako ng ay nagbili na lang ako ng ano ba, yung laruan ba para. Ay, ganun. May magawa sa buhay. Ay, ganun. Alam na naman sa mag-ano. Ay, ikaw maghanap ka pa ng lalaki dyan, tapos hindi mo kilala sila, mas mabuti na lang na ganun, para safety ba? Tama, tama. Subali, ikaw na lang po yung ano, naghanap ng laruan at naglaro sa sarili mo. Ganun. Sige, cancel mo nga muna yung tawag, ma'am. Sige. Oo, andyan na ho yata. Meron naman na dyan. Bye. Sige. Oo. Ha? Nagpa-load si sir? Ay. Oo, kasi naubusan po pala ng load. Sabi ko na. Tinatawagan po natin ulit. Standby lang ho ha. Wanted, sweetheart. Wanted. Yung sir, akala ko hindi ka na babalik. Galing. Oo. Sige, usap po kayo ulit. Patilod na wala eh. Narinig niyo po ba yung mga naikwento ni ma'am dito, sir? Hindi mo narinig? Hindi po, sir. Okay. Mabuti na lang. Sige, usap po kayong dalawa. Wanted. Nagpalod ka pa? Bakit ano yung kwento? Ano ba yung kwento mo doon kay DJ? Ano yung kwento? Sayang, wala man. Na ganun ba? Ikaw na magtanong. Saan province mo? Province? Cagayan de Oro. Bisaya ako okay. Doon. Okay. Mao ba? Ay, marunong ka mag-Bisaya? Oh, simple kay dito mo ako sa part ng Leyte. Waray Bisaya. Waray Upay, Waray Bisaya. Pwede sa Bisaya din, pwede rin. Ilang taon ka na? Ano, 55, mag 56 na sa ugot. Ay, ilang taon ka na ngayon? 45. Na-distract ako sa'yo, ay. 45. Kinakabahan ako nung nakita kita. Relax ka lang. Diba yan? Relax ka lang. Bakit? Anong tingin mo sa akin ba? Parang hold-upper? Ano? Ikaw lang muna mo. Oo, may mga may, anak. May mga anak. Apat silang babae. Bakit?
Bakit nakadami kayo? Eh, naghanap ako ng lalaki eh. Kaya, umabot ng apat. Anong, kaya, ano kaya? Stop na lang. Walang hanap na lalaki. Kaya, ayun. Kasi, naghiwalay kayo ng mister mo? Hiwalay kayo? Ilang years ano na? Matagal na. 11 years na. Bakit nagkahiwalay pa kayo na naging apat yung mga anak niyo? Alangan na. Anong dahilan? Ano? Yung sa pag-abroad ko ba? Dati, nag-abroad ako sa Kuwait. Kaya yun, doon nagsimula. Hmm. Bakit nagsimula? Siguro yung Mr. Magwapo yun, ano? Hindi naman ako manginig sa gwapo. Ang importante dyan, may ano, may malamu, ano bang tawag nun? Yung may puso at damdamin ba? Yan. Eh, hindi lahat naman kasi ng tao mayroong puso, di ba? May puso ng saging. O, lahat ng bagay, lahat ng bagay na nilalangin ko sa mundo puso ng Panginoon, may mga puso, yun. Oo. Yung puso niya kasi, iba na. Yun, may mga puso din kasi ng mga salawahan. Di ba? Ayun ko. Eh, nakaapat kayo ng... Eh, bakit, ano bang klaseng puso nun? Hong Kong, 6 years na. Nakailang years ka na dyan sa Hong Kong? Hong Kong ka Singapore? Saglit lang ha, saglit lang ha. Masyado okay kasing delay yung... Okay. So, saglit lang, so saglit. Lahat ng... Mahina po kasi signal ni Sir Ma'am. Kaya nag-aawa yung pag-uusap ninyo. Saglit lang ho, saglit lang. Oo. I-cancel mo na lang. Yes, i-cancel niyo po muna. Kasi ang hina ng signal ni Sir. Oo, hindi kayo magkakaintindihan. Ayan, nakastack na si Sir. Nagnangana. Sir, lumipat po kayo ng pwesto, Sir. Asan na? Lumipat po kayo ng pwesto, Sir. I-cancel niyo po muna yung tawag. Tatawagan ko po kayo ulit. Mukhang nag-aaway po kasi kayo ni Mami. Drop call niyo po muna, Sir. I-end mo yung tawag. I-end niyo po muna. Ang hina talaga. Yes po. Oh, na-restart niyo po ba yung cellphone niyo kanina, Sir? Nasarap ako ng bahay. Oo, kasi kailangan nun ninyo i-restart yung cellphone niyo para ma-refresh po yan. Yung mga hidden application na nakabukas na gumagamit ng data ninyo, no? Mama-close, no? Sayang, kay mag-aasawa na si Mamba. Ma'am, nagkasalisihan o kayo ni Sir? Busy po yung linya niya. I-cancel mo muna ulit. Oo. Sayang, oy. Mag-minupost na si girl. Ganun pala yun. Sige. Mahina po kasi yung signal niya, ma'am. Hindi po kayo magkakaintindihan. Ayan o. Oh. Oh, ayan na. Wala eh, stuck siya. Hello, okay yan, ka lang. Mahina pa rin po, Sir. Tapos maingay yung aso. Ang gagawin ho ninyo, i-home nyo po muna yung cellphone ninyo, Sir. Tapos i-close ninyo. Di po ba may mga, may ano po yan dyan? May parang dalawang guhit sa cellphone ninyo. Kung Android po yung cellphone mo, i-close nyo po yung mga application na andyan ho, Sir. Yung naka-hide ba? Wala na. Nag-ngirit na lang, ma'am. Ganyan po pag sa labas, ma'am, sobrang init. Akala mo nakangiti sa'yo. Yun pala'y nainitan.
mo ganun mo. Nainitan lang pala yung baby. Okay. Akala mo nag-smile. Oo, akala mo nag-smile sa'yo. Sige po. Sige po, sige po. Ah, delay talaga, ma'am, yung boses niya. Oo. Pina-close ko muna yung mga application dun sa cellphone niya. Nahina po kasi signal. Oh, pag dito ka sa Pinas ngayon, pag may nakasalubong ka, kala mo nakangiti sa'yo. O yun pala nainitan. Ganun pa yung baby. Sige. Tagal DJ, nasaan ka? Dito lang ako, ma'am. Dito lang. Sige po, i-cancel mo muna ulit, ha? Bigyan ho natin pagkakataon si sir. Cancel. Oo. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Pag signal ang wala, parang walang patutunguhan pag-uusap ninyo. Promise. Bago lang ho kayo magkakilala, mag-usap, hindi na kayo magkakaintindihan. Paano pa ho kayo kung magkasama na kayong dalawa? Hello, sir. Ako, Kastilan. Kastilan kayo ni Kabuyo, eh. Mahina ang signal. Mahina signal ni sir. Tanghaling tapat, wala no? Na. Yan na. Ayun na ho, ma'am. Sige ho. Hello, sir. Welcome back po. Hey, hello. Pagalak-galak lang si Sir Ramel, oh. Naghahanap ng signal. Ay, hindi mo nami. Lami kayo. Opo, DJ, kasi naghahanap talaga ako ng signal dito. Yes, DJ, yan. Okay na po? Hindi. Dati kasi sumali na rin po kayo dati. Eh, sir, okay naman po signal ninyo, di ba? Ngayon, bakit? Sir, naka-fold ba naman talaga ka? Okay na po ba? Steady nyo lang po yung cellphone, sir. Steady nyo lang ho. Huwag gigalaw yung kamay, ha? Sige, para makafocus po yung camera sa inyo. Okay. Sige po, ma'am. Tanong po kayo kay sir. Tanungin mo kung malaki yung laruan. Sir Ramel! Ramel talaga pangalan mo? Hindi, DJ ako. Hello? Hindi pa rin. Ha? Ano sabi mo? Hindi kita maintindihan. Hindi pa rin ba okay? Putol-putol man, oy. Robot-robot man yung boses mo doon. Walang upuan dyan. Huwag kang pagalak-galak kasi. Wala chance mag-champion ni Mamaw. O minupos ka gidni. Minupos ka na lang. Hindi ka makapag-asawa ulit. Ay, naku. Hindi ako maka-score nito, DJ, oh. Walang signal ba? Malayo ninyo, pag umuwi po kayo dito next year, di ba, magbabakasyon ka kasi gagraduate yung anak mo. Oo. Si D.O. Si D.O. ka, no? Tapos, yes! Saliti man siya. Oo, oh, yeah. Kayang-kaya. May lang sabi niya. Yes, oo. Oh. Nakakarinig naman ako dito. kahapon pa ho namin yung pinag-usapan, sir. Ngayon mo lang sinagot. Delay po. Narinig. Sabi. Now, dito na. Hindi pwede sa upuan dito kasi ano, masarap ng bahay. Mas maganda yung nakatayo. Ano ang tumatayo, sir? Yung laging nakatayo ba? Wala, ma'am. No? Tingin ko, ayun na lang po, ano? Kasi mahina po talaga yung signal niya. No? Wala lami ba, ma'am? Pagpatuloy na lang ho ninyo off-cam pag-uusap ninyo, ha? Connected naman na po kayo sa isa't isa.
Okay. Huwag kang malungkot. Malay mo kung pag nag-connect na kayo dun sa messenger, maganda na yung signal ninyo. Ha? Oh, i-line up mo ako ulit, baby, ha? Pag hindi walang signal. Oo, pag hindi umubra. Thank you so much and good luck sa inyo. Bye-bye. Thank you. Wanted, sweetheart. Oras natin, 3 minutes before 2 na ng hapon. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sa mga supporters po natin na walang sawang sumusuporta, kay Piper D. Ocampo, maraming salamat kay Rizel Maricia. Hello, good afternoon kay Jovelyn Abendan, kay... Lovely England, good afternoon. Mayong hapon sa inyo, tanan-tanan, ha? Maraming salamat po. Paper o kampo, sige. Standby po tayo, manager. Wanted, sweetheart. Hintay po natin yung mga bisita po natin. Inaayos pa po ni Nanay Pearl. Mini-make-upan pa ni Nanay Pearl. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. PM lang po ha. PM lang sa hotline natin gamit po yung IMO na application. Hanapin po ninyo ang Digital OFW Emotion. Pag nahanap na po ninyo, PM lang pangalan, edad at saka lugar, no? Kung saan ka po ngayon. Sa Viber, mas maganda. Sa Viber na lang po kayo mag-line up. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limutin, masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin. Mga lumipas na ligaya, ang kahapong may pag-asa, mga pangarap na walang hanggan, ay naglaho paglisan mo. Mahal ko, pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo giliw. Limutin man kita'y di ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Mga sandaling ligaya, kung ikaw ang siyang kasama, sana ay di na matapos pa. Wala nang nais pang iba. Sa gabi na aalala, nalulumbay pagkat wala ka. Ang yakap mo'y aking inaasam, sana'y maulit pang muli. Mahal ko, pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin,
Nagmamahal pa rin sa'yo, giliw. Limutin man kita'y di ko magawa. Hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Sa pa rin ako sinta ha. Pagkat mahal kita, manali ka. Walang katulad mo sa buhay ko. Ikaw lamang ngayon, bukas kailanman. Naririto ako, asahan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Lumayo ka man, mahal. Asahan mo, ng pagmamahal ko ay lagi mong kasakama. Kasakama? Nasa kama? Shout out no, sa kilala mo, sa ex mo na mahal ka lang kapag nasa kama kayo. Mayro ba? Sino nakarelate dyan? Kapag nasa kama ka, saka mo siya. Kapag nasa kama lang ho kayo, sa kanya sinasabi yung I love you. Nakakalungkot naman. Yun ang gustong ihatid sa atin ng kanta na yun. Lumayo ka man. Ang pag-ibig niya sa'yo ay lagi lang nasa kama. 4 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. This is for you, DJ Gel. Sabi ni Paper de Ocampo. Wow, thank you. Salamat. Sige. Ano, Gel? Pero na, nasa line 1. Alanganin pa ho ako bumirit kumanta. Pasensya ho kayo, napilitan lang. Kahit na masakit ho yung lalamunan ko. Kasi wala ho tayo mga bisita. Ito na po pala, no? Si Terry at saka si Jobert. Nasa line 1. Wanted, sweetheart. Manager, wala ho si sir, yung boy. Si ma'am andyan ho, si ma'am Terry. Sir Jobert. Sir, pasok lang ho kayo, sir. Wag ho kayo mahiya, sir. Tatlo lang ho tayo dito, sir. Ako magchachapiron. Takpan ko lang yung tainga ko, sir. Sir Jobert. Wala si Sir Jobert, manager? Jobert? Huwag mo kami iwan ni madam dito sa loob, oh. Baka mamaya anong gawin sa akin? Jobert! Wala ko talaga. Manager? Ma'am Terry, ma'am, pakicancel na lang po muna ng tawag, ha? Babalikan ko kayo pag andyan na ho si sir. Wanted, sweetheart. Taga saan po ba yun si Jobert, manager? Parang inutusan ako ni Sir Jobert na ganito, DJ Gel, bigyan mo ako ng chicks. Dalhin mo sa akin. Tapos nung dinala ko sa kanya, ay sa bahay niya, wala naman dun yung, wala naman na siya dun. Dalawa na lang kami ng chicks. Hindi. Jobert!
Yan, katuwaan lang ho ah. Huwag ninyo masyadong seryosuhin. Baka sabihin nyo, ano ako? Bugaw. Bugaw ang tawag nila sa akin kasi ako daw yung nagbibigay ng sweetheart. Hello? Hello? Tagal na format to sa radyo ah. Mula pa nung dekadas tinta, mayroon ng wanted palangga. May wanted pumpal. Pangit naman yung ganun. Yung bugaw, di ba yun yung naghahanap ng customer para dun sa mga inaanak niya? Tulad dyan sa Cubao dati oh, nung hindi pa masyadong, di ba, stricto. Sa gilid, mga tagalauna, alas dos, yan. At hanggang ngayon, meron. Gilid ng daan, may tumatawag siya, Sir, ganun. 150, bago pa. Bagong raspa kay ng anak. Yun yung bugaw. Bugaw yung tawag nyo sa akin. Kung yung ibibigay ko sa inyo na makakausap ninyo dito, ibay pagpirahan ninyo. Diba? Hindi po kami papayag ng ganun. No, na ma-scam sila. Parang kami kanun na rin, 'di ba? Tawag sa amin scammer na rin kasi pinigyan ho namin sila ng scammer. Pero mga girls, ingat ho kayo lalo yung mga nasa abroad ha. Mahirap ay tiniis yung lumayo sa mga anak ninyo, mahal nyo sa buhay. Tapos paluko lang kayo doon sa lalaki. Pakitaan lang kayo ng itlog dyan. Itlog lang malaki. Tapos padala nyo ng pira. Sa itlog ng manok doon sa pugaran, ibig sabihin. Pinakita lang sa inyo yung itlog, itlogan niya doon sa manukan niya. Pinadala nyo na ng pira. Pandagdag sa finance. Sa babuyan, ganun. Maraming ganun ha. Diba dati yung mga year 2000? Nung pandemic talaga. Kasi syempre walang source of income yung mga dito sa Pilipinas. Yung iba naghahanap ng diskarte. Kinukonsiderar na rin ng mga asawa nila. Ito, paano? Ikaw yung tatay, padre pamilya, ikaw maghanap buhay para sa mga anak natin. Maghanap ka ng paraan. Hindi, ngayon si Missy Boy naghahanap ng paraan eh. Naghahanap ng pwede pagkakitaan. Iniyaan na lang ni Mrs. niya kaysa mamatay ho sila sa gutom kasi pandemic, bawal lumabas, magtrabaho. Si Boy humanap ng diskarte, sumasali dito sa programa natin. Para may mahanap na OFW. Nagkaunawaan sila. Nahulog yung loob ng OFW sa kanya. Pinadalhan siya ngayon ng pangalaga ng baboy. Biik. Bumili na maraming biik. Tapos, nung mga after 3 months na, i-harvest na. After 4 months, i-harvest na yung baboy. Kasi baboy na, hindi na biik. Lumaki na eh. Ngayon, sabi ng lalaki, kunyari, hulihin mo ako na may asawa. Asawa ako, ganun. Yung asawa niya, kunsabo niya yung asawa ba? Kunyari, hulihin mo ako na may chicks ako. OFW, ganun. Aba, lumutang naman yung asawa. Kunyari, pero alam ng asawa. Pakulo nila yun eh. Para kumita. Hinuli-huli kunyari yung mister niya. So tapos yung OFW parang natakot din. Kasi siyempre, baka irapitulpo. Takot mga upauwi sa Pilipinas. Siya pang takot ha. Kapala mga mukha na itong mga mag-asawa na ito eh. Tinakot pa yung OFW. Ayaw ni girl ng gulo. Umiwas na lang. Thank you yung baboy.
Hindi lang ho yung baboy yung ano ha, yung hindi lang biik, pati yung pagkain ng mga biik para maging baboy, ganun. Kasi pag maliit pa, biik tawag doon. Pag lumaki, baboy na. Oh, mababoy. Pwede na ibenta. So, kailangan po ng ano, ng mga pambili ng feeds. Ganun. Siyempre, allowance di boy. Siyempre, nag-aalaga ng baboy. Ganun. O, diba? Grabbing style ng mga scammer. Eh, mga OFW, huwag kayong magpaluko dyan. No? Huwag. Kaya yung iba nasanay na hanggang ngayon, kahit hindi na pandemic, nasanay na. Totoo. Dati nung pandemic, yung daan dyan, puro ganyan na nanghingi-hingi. Oh. Oo, kasi pandemic nga, nanghingi sila. Maawa ka, syempre. Oh, kasi walang-wala eh. Lalo yung mga jeepney driver before na ano na wala ng pamasada, hindi na mamasada. Walang trabaho. Oh. Kaya iba nag ano nanghingi o nagtitinda kung ano-ano na lang diyan. Pero nasanay na ho yung iba, no? Ang lalaki ng katawan hanggang ngayon nanghingi pa rin. Nasanay na. Wanted sweetheart. Wanted. Ito na. Sweetheart. Meron na po nasa linya na, no? Same pa rin po ba yung guy? Wanted sweetheart. Wanted sweetheart. Sige. Nasa line number 1 si Sarah at saka si Jobert. Masyado ho kayo malayo, sir. Hindi po kayo makita sa camera, sir. Lumapit ho kayo sa camera, sir. Jobert. Oo. Yan. Tapos saglit lang ho, ayusin natin 'to. Nakasali na rin po 'to si sir before. Kamusta ho kayo nang nakausap ninyo dati, sir? Nakasali na po kayo dito dati? Hindi, first time lang, sir. First time. Okay, sige. No, si ma'am? First time din? Ben, okay, ba? Ano, ma'am, ay babalik dyan, ha? First time lang natin ngayon, ha? Huwag tayo uulit. Wow. No? Oo nga. Kung magkatuluyan. Ayoko na uulit kasi marami pa makita ko ng buong banda. Ay, hindi ako nagla-live. Ha? Wala ho kayong mga asawa, ma'am? Wala ho, separated na? Pero sa naman, first time. Separate. First time ko rin, kaya lang, siyempre magtatakap. Separated po kayo sa asawa, ma'am Sarah? Wala ho kayong sabit ngayon? Wala naman akong sabit. Ya. Ikaw, Sir Jobert, may asawa, may girlfriend po wala? Wala, single na single, pero may anak, tatlo. Usap po kayong dalawa, paso. Wanted. Yeah, alam mo, experience lang kay DJ, first time. Oo, pares tayo. So, eh, ba't di sumasama si DJ? First time kumakita si DJ. Matanggal lang, stress ko kayo. Hindi, ako lagi mo napapanood dyan kasi sa Qatar, nanonood lang. Araw ako nakikita, lagi ako nanonood kasi dati ang libangan ko, iba-iba. Ngayon, nalilibang ko ngayon si DJ. Nahiya ako, akala ko di ko kaya eh. Kaya ko pala. Oh, kaya pala. Di ako naman ako sa madla, sanay naman ako sa people eh. Kasi yan ang trabaho ko eh. Kaya lang, na-enjoy lang ako kay DJ, lagi mga taong nagpupunan. Oo nga, nakakatuwa pag nanonood eh. Alam, mga minsan may mga praning, hindi naman seryoso. Nakakatuwa nga. Nakakatuwa, kaya lang sayang ang oras. Yun nga eh, oh. Hindi, ganun talaga. Merong nagkakatagpo. Merong hindi. Ganun lang naman yan. Try? Ano ba yan? Try until we go. Oras dyan at saka maistorbo sa mga tao. Kakaya. Sabi sa guru, ano kaya nakain ng mga ate Korean? Ba't napunta kay DJ? Ay, nakakahiya. Kayo, may anak na kayo? Sala, malaki na, 30 years old. Saan kayo ngayon? Nag-iisa lang, matalaman ako kasi rito sa ibang bansa. Saan kayo ngayon? Na bansa? Siyempre, sa mga Punjakong. Nakalidya kayo sa India? Punjak. Ha? Oh, sa India kayo? Sa India? Punjak. Alam mo Punjak, mga gera. Sa ano? Maraming gera eh. Huwag mo na sabihin yung gera, yung mga hapon na gera. Sa Israel ang gera, di ba? Mga hapon, kasi marami akong kakilala kasi nakakaya. Sa Japan kayo ngayon? Oh,
pinapampa, hapon na lang. Ah, hapon, oo. Oo. Hapon dyan, wala pala hapon dyan. Hindi nga ako nagaganyan kasi nahihiya ako, dami-dami akong kapapakita ko ng mga kaibigan ko, mga best friend ko. Hmm, ba't ka naman may hiya kung dalaga ka naman talaga, single ka naman? Hindi, kasi first time ko mag-experience ng Pinoy. Eh, hindi, single din naman ako, wala ka naman dapat igaya. Pwede mo naman ipagmalaki yun. Diba? Gusto ko na Pilipinas, kaya kailan ako nagkaedad, saka ako mag-serious ng Pilipinas, ano ba yan? Ba't ilang, nakailang ano, apong ka na ba? Ilang hapon? Ano ka ba? Marami hindi, sabi mo kasi ano eh, ngayon ka lang nagkaano ng Pilipino. Marami naliligaw ng Pilipina, pero Pilipino, hindi ko masyado ina-serious kasi alam mo, busy ang trabaho ko eh, gabit-araw. Kaya nga sabi ni DJ, kailan ba available ko? Hindi ako masimpuhan. Saan ba kayo banda sa Japan? Sa Hapon? Sa Nagoya. Malayo kayo sa Yokohama? Artista, wag ka lang tumawa kasi kamukha yung artista na si Eddie Cruz. Iba yan, matay na, matanda na, no? Hindi, marami nagsasabi, marami ako kamukha na artista. Ilan ako na ba? 50 plus? Oh, 60 na ako, 61. 10 taon. Maaga ka na mawawala, magiging biyuda ako pag nag-asawa dyan. Ano ba yan, himala? Ikaw ba, ilan taon ka na? Ang tagal ko sa Pilipinas, lagi umuwi, 1 week. Maraming bodyguard. Bodyguard. Hindi malapitan ng boys. Ha? Ilan taon na ba kayo? Magpi-50. Wow, bata pa. Pero bata ka naman tignan eh. Sana mahilig naman ako sa kasi edad mo eh. Hindi naman ako mahilig sa bata. Oo, oh, hindi. Ano, bata nga ako tignan. Hindi naman ako ano kasi yung... Kumbaga, hindi naman masyadong problemado. Yan. Asa si... Eh, di natin kasama. Nandiyan yan. Dito lang. Bakit ba yung face ko? Hindi ako nag-ayos ha, kasi di naman usap. Hindi, okay lang. Hindi naman. Magandang ano, normal na face, di ba? Natural beauty. Okay lang yung ano. Maganda nga yung tunay. Alata na ba sa kwenta? Magsisikwenta na. Ah, hindi. Alata. Alata na. Alata. Alata? Oo. Oh. Papabata nga, ginawa ko pa sa kwento, ikaw naman, style ko, tignan mo, may ribong pa sa hindi, way. Ikaw naman nagsabi ng edad mo eh. Ibig sabihin, halata talaga. Halata? Alam mo, pag nakita ko sa Pilipinas, magselos ka. Lagi ako sexy. Bakit naman? Yung nga gusto ko, sexy. Ha? Diba? Diba, para proud ako. Diba? Lagi para proud. Baka selos ka, sabi mo, ikli-clean ang suot ko, naglalakad ka, ay, batukuhan kita dyan. Hindi, uso naman yun. Naka-short nga, di ba, uso? Hindi naman na noon. Wala nang mali siya ngayon dito sa Pilipinas, di ba? Di ba, may lalaki mga... Di ba, nakabra pa nga eh. Di ba, na naglalakad na sa mall. Di ba, nakabra lang. Ang tagal ko hindi umuwi. Mga 10 years, 7 years. Wala namatay ang fathers ko. Saan ba kayo sa Maynila? Ah, saan ba kayo pala? Caloocan. Saan kayo sa Caloocan? Sa Baysa. Ah, dati kaming tigabagong baryo. O, doon lang. Doon ako lumaki, pamilya. Sa Bagong Baryo. Saan sa Bagong Baryo? Bagong Baryo. Hindi ko alam. Baryo. Nakalimutan ko. Ay, sabi mo, doon ka lumaki. Hindi. Doon ako, doon ako 10 years, baby bata pa ako. Oh, hindi. Alam mo pa rin yun, 10 years. Kaisip basta, ka naman. Bagong Baryo. Oo, kasi magkalapit lang yan, Bagong Baryo tsaka Baysa. Malapit ba? Ano, malapit sa simbahan. Hindi ko alam yun na. Ah, alam. Simbahan. Isa lang naman simbahan dyan eh. Sa baba. 30 years. Yung paikot dyan sa baba. Sa palengke. Malapit dyan sa palengke. Eh baka nung maliit ka pa ma'am, si sir nagbibinata na the time. Baka magkakita na kayo. Oo, kasi ano eh, 10 cup namin eh. Oo. 30 years. At ako rito sa Bumansin, hindi ako muuwi sa Pinas eh, matagal. Ah. Naisipan ko lang na iboboring na ako sa Japan. Mahirap na ang Japan. Ay, oo. Tama yun. Totoo yun. Puro bayaran lang eh. Kahit anong trabaho, anong kayod mo, wala rin. Tama yun. Kasi mababa na yung pera ng Japan. Oh, mababa na rin. Parang gusto ko manahimik na lang sa Pilipinas pag tumanda. Hindi, pisyonado ka naman na yata. Ilan taon ka na? Hindi pa, mga 60 pa yan. May 10 years pa ako. Ay, marami ka pa na gugunuhin. 10 years pa. Eh, 70 ka na, lolo ka na ako. Medyo nag-sindyo. Malakas-lakas pa yun, 70. Hindi, sabihin, ano pa rin, yung 70, ano pa rin yun? Ah, okay pa rin yun. Pag nagsama,
siyuda ako agad. Kumpormi sa tao kasi yan eh. Kumpormi sa ambiyahan sa tao. Mm-hmm. Walang swerte, no ba yan? Kaya sabi ko... Ba't naman yung isip mo agad yun? Huwag mo isipin yun. kaya nga ako pumasok kay DJ, baka para mag-try lang, baka makakuha ng swerte. Ibig sabihin, hindi ako swerte sa'yo pala. Eh kasi nga eh, baka mauna ka pa mawala sa akin, bakit single na naman ako. Alam mo, ang buhay ng tao, hindi mo alam yan, di ba? Meron nga nabubuhay. Nabenta, tiyenta, di ba? First time ko mag-decision na mag-isa ng ganito, ako lang nag-decision. Kasi dati kasi ayon mo. Siyempre, bakit naman may makikialam sa'yo eh, ano ka na? Nasa edad ka na, di ba? O panahon ko naman ngayon. Oo, tama yun. Kasi dapat, walang makikialam sa atin kasi tayo na yung magulang tayo eh. Diba? Kaan ko kasi yung panamamatay. Pwede hindi makialam. Lalo na, alibawa, magkarelasyon tayong dalawa. Walang pwede makialam. Hindi talaga ako. Hindi ako talaga nakakalapit sa mga lalaki pag nandiyan ako sa Pilipinas. Bakit? Bakit naman? Maraming bodyguard. Ano ba bodyguard mo? Ano ba yung mga bodyguard mo? Anak. Mga kapatid, nanay, tatay, putos, lalapitan ka ng lalaki yan. Pwede ano, pagka dito ka, ako na bodyguard mo, wala na pwede mag-bodyguard sa'yo, siyempre. Kaya nga ayoko umuwi dyan kasi ano eh, nahadlang yung kaligayahan mo. Baka marinig nila dyan, at talaga. Hindi, ganun naman talaga, siyempre eh, pagka ano, libre ka na, kailangan happiness, di ba? Oo, kasi... Kasi nga nila eh, ano eh, life is short. Kaya oy, kailangan, habang meron pa, enjoy natin. Hindi naman kaya kahit nakikita ako ng mga friends ko, kahit dito makita Manila. Alam mo, bakit naman naiintindi mo yung mga friends mo? Naiintindi mo siyempre yung buhay mo, diba? Magiging sikat ako, nakapasok ako kay DJ, ano ba yan? Basta enjoy ka, wala nang friend sa enjoy. Kaya ang friend. Ang best priority mo dapat, yung karelasyon mo, hindi yung friend mo, hindi yung ano mo pa, iba pa, diba? Eh, siyempre, nahiya ako. First time kong ginawa to sa buhay ko. Okay. Ako ba? First time ko rin naman. Hindi marami. Kaya friend dyan, alam mo naman dyan, daming babae, mura. Dito, mahal. Pag nang babae ka dito, mahal. E dyan, may 2,000 ka lang, marami ka kalapit sa'yo dyan. Eh, kaso, hindi naman ako ganun. Sa itsura mo. Hindi, may tsura lang ako, pero hindi ako ganun. Siguro kapataan mo, sir, ang gwapo mo. Ba't ngayon ba, hindi? Ngayon may gwapo. Buti nga na, siyempo ang kita na medyo type ko lang konti. Thank you naman. Bago ako... Siguro, baka ikaw, na-siyempoan ko rin. Baka ikaw, na-siyempoan ko rin, di ba? Sabi ko, may itsura ba? Baka naman naglalaro-laro lang yan. Sayang oras natin. Oo nga, tama yun. Sayang. Nakakahiya. Public. Kasi yung katulad natin na edad, siyempre ang hinahanap niyan, yung ano, na serious na. Oo, tawag na totoong buhay. Hindi na pwede yung kaliwa kanan, agilid, hindi pwede yun. Lagi pa ulit-ulit, ilan na anak, ilan na asawa, ilan ano, hindi na uso yan. O ba yan? Hindi na, kasi... Oras. Yung oras kasi nasasayang. Mga edad, kagaya may edad kayo? Sabi, nasa Japan ka ngayon? Nasa Japan ka? Huwag mo natanongin kasi alam pa rin makilala, face lang makita nila kung ano yun. Oo, nasa ano ka pala, nasa mga sakangkang lugar. Ganun na lang. Sakang, yan. Oo, yan. Nasa sakang ka. Baka sabihin kasi inilalatag ko ang lugar nila. Hindi pwede may makarating yung mga Pilipina marinig. May mga kasama, may mga tonjak nagme-message yan ng mga galing Japan. Okay. Baka may asawa, baka mayroon ka parang ano, asawa nga po. Hindi naman ako, first time ako nag-asawa, siguro di naman ako naka-experience ng asawa sa buhay eh, boyfriend. Nauna kailang boyfriend ka? Mga lolo. Hindi ako karoon ng bata, takot ako sa bata eh. Tama yun, kasi bata lolokohin ka lang nung. Hiwalay ang kala, alam naman dito, uso dito, hiwalay agad, isang. Oo, dyan, lalo dyan, divorce. Pero nag-iwalay din po kayo, ma'am, ng boyfriend mo na may edad na. Isang pirma lang, tapos ka agad dyan. Sa atin, magastos, pag isang hiwalay, magastos siya, tordo kayo. Oo, mayanan. Ayan ko, ano ka pala, hindi ka kasal, o kasal ka.
huwag mo na tanungin. Basta pag nakarating ng Japan, siguradong nag-asawa ng isang beses. Sa bagay, sabi mo, patay na, di ba? Eh, hindi ka naman bibigyan ng eduken dito kung hindi ka naman pakasal sa Japan, di ba? Sa bagay, oh. Pero isang beses, nakapagod ako, nag-tatlo, nag-apat. Ayoko niyan. Eh, yung anak mo nandyan. Yung anak mo nandyan. Oo, kasama ko. Istrikto yung parents ko sa Pilipinas kasi magulang ko may mga may sinasabi. Baka nahihiya sila. Pag iba'y malalaki ang kasama ko, magagalit yung mga yun. Hindi, ngayon ako na lang lagi mo kasama, siyempre. Ngayon ko lang gagawin kasi wala naman ako magulang na. Wala ako susundin. No, tama yun. Malaya ka na. Lalo ako, malayang-malaya ako. Wala na rin ako parents eh. Saka nagpaalam naman ako sa kanila, sabi ko pag wala na magulang natin, sarili ko na intindihin. At saka ako, single talaga ako. Wala akong kasal. Hindi ka nagkakasal? Hindi. O di maganda yun, kaya lang ilang taon ka na, ba't ka nagka-60, ngayon ka lang magpapakasal, ano yan, late. Magpapakasal ba tayo? Malay mo, pag-isipan. Pag-isipan ba yun? Tatandaan na natin. Eh, siyempre, di ka naman kasal, di anytime. Oh, yun, anytime. Anytime talaga ako. All. Nakakahiya, no, nakita na tayo, diretso tayo magsalita, no? Okay, matatandaan na tayo, eh. Natural hindi lang na, yun. Hindi naman tayo, ano, ayoko naman. Hindi naman tayo bata para hindi sanay sa salita, di ba? Shortcut na lang natin kasi maraming taro, maraming, ano yun, paulit-ulit lang mga story dyan. Pero nakakatawa si DJ pag nagsalita. Doon lang ako natutuwa. Buti na kapasok. Mabait si DJ, tsaka marami siyang natutulungan ng mga ano, katulad natin, mga ganyan. Kasi magkaroon ng mga kasama, karelasyon. Ganyan. Bakit hindi mo nasaan sa ibang bansa yung partner mo ngayon? Makakapaghintay ka ba niyan pag umuwi ako sa dyan? Bate, ilang taong ka pa ba dyan? Kumpibit kung seryoso ka pa, madali na umuwi sa Pilipinas, basta may pangpamasahe. Pag may pamasahe, lilibre mo ba ako? Ang lapit-lapit lang ng Japan. Lilibre mo ba ako? Diyan mo ako patitiray sa bahay mo. Wala akong bahay sa Pilipinas. Nako. Oo, oh, ito, bahay ko. Nag-iisa lang ako rito eh. Dahil maraming umaampun sa akin sa Pilipinas, ayaw ko naman. Bakit hindi ka nagkabahay sa Pilipinas? Eh, ano ka? Japan. Tapod. Maraming akong family with joiner kasi ako lahat. Matagal kong sinuporta ng tatay ko. Nakabili na siguro ako ng mansion, dalawang bahay siguro. Sayang. Dapat. Ang sakit kasi yung pangmayaman. Kaya doon naubos ang pera ko sa kanya. Hanggang sa namatay, hanggang sa libingan, hanggang sa site. Ilan ba kayo magkakapatid? Apat. Ano po ba sakit? Ano po ba sakit niya, ma'am? Tomyo at saka diabetes at saka ano. Pinigil ko kasi sa Saudi, nag-abroad ang tatay ko nung bata pa. Babaero kasi. Kasi pogi mo yun, babaero yun. Buti na nahimik na. Saka pa naman isa? Ang mother ko kasi, bata pa ako, wala na kasi. May stepmother ako, kaya lang yung stepmother ko, ewan ko nasaan na siya ngayon. Baka nag-asawa. Sabay ka. Nang iba, hindi natin alam. O baka tanungin niya, mamaya magalit sila. Patay tayo dyan. Ako na lang ang tanungin mo. Huwag na sila lahat. Kasi may mga private yan eh. Tinatanong nga ako eh. Sabi ko, saan ka sa Baysa? Sinabi ko na nga ang Karin Baysa. Yun na nga, bagong baryo, diba? Doon ka dati. Okay. Huwag na tanongin yung pamilya ko kasi may mga educational yan, mahirap, professional. Mahirap tayo dyan mag-judge. Ako lang ang tanongin mo dahil ako may gusto nito, decision dito. Okay. Tanongin mo lang yung ano ko, yung life ko, wag na yung mga side ko. Kasi may mga kanya-kanya, ano yan, pamumuhay. O, di ikaw magtanong. Ikaw na lang tatanungin ko, gwapo ka. Hindi, tanong mo ako. Kaya mo, kapag uwi ko, may ex-bero na akong bodyguard sa Pilipinas, hindi wow. Na. Oo, tama. Correct ka dyan. Kailan ka uwi?
Ha? Kailan ka uwi? Hindi ko, nag-iisip pa ako. Nag-iisip pa ako eh, kung seryoso naman talaga at gusto naman kita makita. Madali naman umuwi eh. Oo, no, madali lang. At saan ba address mo? Tawagan mo na lang ako, message mo na lang ako. Oo, oh, sige. Pero ano, ang trabaho kasi sa gabi at saka sa araw, pardon, kang available ko lang Tuesday to Monday. More ano, mga tanghali ay ang yan. Tanghali ka lang available? Kasi everyday pasok ko sa gabi. Asipag mo naman. Kaya nga hindi ako makontak eh, di ba? Asipag mo naman. Buti nga nakontak ko ngayon eh, ha? Day and night yung work mo, trabaho mo? Hindi kasi pwede maiwanan dahil kasi walang mag-aasikaso. Dati kasi, talagang bata pa ako, ganun na talaga ako. Ha? May sariling mundo rin mo kasi. Di ba yung anak mo, may... Ibig sabihin, ilan taon na yung anak mo dyan? Di wala naman kami, bukod na kami. Alam mo naman dito, bukod na pati. Oo, oh, tama. Oh. Alam mo naman ng Japan, di ba yung, ano, yung bansa dito? Iwalay na yun. Pagka 18 years old na, iwalay na. Oh, lahat ng alam mo, huwag mo nang tanongin dahil alam mo yung mga storyng ganyan. Kasi marami marami mga nagkikinig ng girl dito, makakahita. Ang importante niya, nag-meet tayong dalawa. Thank you kay DJ kasi pinagtatayo. Huwag ka na ako, hindi ako nasali dahil hihiya ako yung muli, ayoko. Kata ko, dati nahihiya ako eh. Nahihiya ako lang. Sa Qatar, nanonood na ako kay DJ sa Qatar. Pero hindi ako sumasali. Nanonood lang. Saan ka ba ngayon dyan? Sa lugar mo dyan? Sa Antipolo. Anong trabaho mo ngayon? Wala na. Kasi nag-for good na ako. Ano kinakain mo ngayon? Ano pa yung ginagastos mo? Anong financial mo? Ano ba to? Meron akong konting ipon. Yun ang ginagastos ko. Eh, mauubos rin yan. Hanggang sa lolo ka na. Paano yun? Ito magigong. Eh, ano, pag nagsama tayong dalawa, di tayong dalawa na, di ba? Bakit? Pag isama na tayo, zero ka na. Kawan naman ng lola. Patay tayo dyan, ha? kasi nag-quartod na ako eh. Dapat, kung meron kang pinansyan, mag-negosyo ka. Kahit anong negosyo dyan, magtinda ka, what ano dyan. Bumili ka ng sasakit. Ano kasi, may nangyari sa akin na hindi maganda ng pag-uwi ko. Bakit? Pabae mo? Hindi, yung pera ko, pinabutan ko sa ano sa isang tao na kaibigan ko rin babae. Ngayon, na parang na-scam ako. Ngayon. Walang pirmaha, walang abogado. May check eh. Kaya nga, nagdidemanda ako. Hanggang ngayon, nagdidemanda pa. Kaya lang naka-schedule pa, ni-schedule. Ang demanda, tagal niyang process niya, dapat nag... Hindi, wala akong magagawa kasi nandun eh. Dapat kumura. Kaya demanda mo para makuha mo yung pera mo. Eh kung hindi magbayad, di kunin mo na lang yung bahay niya. Kung may bahay siya, kung anong ba, may mga ano siya, di kunin mo. Lang naman, 300,000 lang. Eh, wala kang magagano. Kurati rin lang pating ang tawag niyo. Hindi, may ano siya, yung stapa, yung cheque. Nag-cheque siya. Matagal yan. Bakit may karanasan ka dyan sa ganyan? May karanasan ka? Ako pag tanungin mo dyan, veterano ako dyan sa mga... Oo nga, paano ano yan, ang diskarte? Discard siya ganyan. Sa atin kasi mag-ano ang process niya, matagal dito kasi. Ah, matagal. Kasi dito kasi wala kaloko-loko dito, madali ang ano dito. Just pinaghihirapan mo pa. Ha? Oo. Sarili mo na ang pera, bodaan ka pa sa ako. Oo nga, totoo yun. Ano lang kasi ako yung parang nasesto. Di wala ka na. Mabait naman talaga. Kaya lang, anong pinagagastusan mo ngayon? Wala ka ng pera. Hindi, may ano ako. May pera akong konti sa naipon. Yun ang ginagastos ko. Saan ba ka ba nang galing? Sa Qatar. Ilan years ka sa Qatar? 11 years. Agala, no? Ang dami mong ipon. Wala. Makonti lang naman ang sweldo sa Qatar, di ba? Babaero ka siguro. Kaya naubos yan, ano? Hindi.
Etong bahay ko, ito yung katas ng Qatar. Eh, sino nakatira dyan? Ako lang. O tama yan, dyan ako uwi sa'yo, wala akong bahay sa Pilipinas. Oh, welcome ka. Hindi ako bumili ng sa Pilipinas kasi hindi ko naman plano talaga itong umuwi. Eh ngayon naisip ko, uwi na lang ako sa Pinas. Oo, oh, kasi yung ibang babae, parang gusto nila dyan, akala nila dyan na sila titira, ba? Hindi kasi, hindi ko naman akalain magbabago ang mundo eh. Kasi maraming nga matay sa akala. Ang alam ko, masarap dito eh. Eh malungkot na pala pag nagkakaedad na. No. Kailangan na mag-ayos ang buhay natin, sabi ko. Bale, may pag-aasap. Pag natin ako nakatira niya, hindi mo na ako pa-uwi dito. Paano yan? Eh, paarusin kita eh. Tatrabaho ka eh. Bata ka pa eh. Sasama ka sa akin, punta ka rito. Eh kung sasama mo ba ako eh? Wala problema. Oo, oh, sige. Go ahead. Welcome. Swerte mo sa swerte mo. Dapat nag-iipon ka habang wala ako sana. Pero, eh, paano ako makakaipon eh? Wala nga akong ano, trabaho na. Di mag-loan ka na lang sa bangko at mag-business kang bago, mag-start ka doon. Hindi, kasi yung bahala ko, yung pera ko pag nakuha ko, diba, binayaran ako, ikukuha ko ng sasakyan. Matagal yan ang mga tao sa Pilipinas, walang kwarta. Magagrab ako. Hindi, meron siyang bahay. Pwede niyang... Matagal yan! Abutin niya ng 5 years, 10 years, mamamatay ka na lang, wala pa yung pera mo. Ah, ganon? Magsala ka na lang o magbenta ka na lang, mas mabilis pa. Ah, okay. Huwag mo na nga sa itay mo, kung bibigay, bibigay, diswerte mo, kung wala, wala. Matatagal. Ah, okay. Buti, binigyan mo ako ng idea. Eh, sanay ako sa mga ganyan, kaya hindi ako nagagayin ito pong lumalabas sa live eh. Ha? Baka naman, di ba, marami kang utang dyan. Ang balita sa mga Japayuki dyan, mga Japan. Marami kang utang eh. Pag negosyante ka, mababaong ka, kaya di mo... Naglo-loan-loan sila. Baka isa ka sa ganun. Kaya ko naman bayaran, hindi naman... Bakit? Hindi ba? Bangunguta ka ba o hindi mo kayang bayaran? Ah, ganun ba yun? Bisala mo lahat, benta mo lahat. O di ba? Saka ano, bakit ka nang utang eh isa lang anak mo. Eh syempre, wala naman magagawa kasi ngayon ang hilig mo magnegosyo, kung gusto mo magnegosyo, parang sugal 'yan eh. Game naman lahat ng bagay eh. Pwede ba manigarilyo? Bawal. Malaking bawal. Bawal pa? Huh? Ito lang kasayaan ko, na-stress tuloy ako sa sinasabi mo eh. Duro marami kang utang, no? Hindi ako mangunguta. Kahit naman ako manguta, kaya ko naman magbayad. Kaya nga kasi isa mga kwento mo eh. Sabi eh kasi mo, bata pa ako, mahilig talaga ako magnegosyo. Sugal ako eh. Game ako. Ah, sugarol ka? Sugal. Ang negosyo, sugal. Nananalo, natatalo. Wala akong bisyo ha. Hindi nga ako marunong uminom ng alak eh. Kasi nag-iisa ka lang, bakit ang dami mo utang? Siyempre, ang negosyo kasi mahal dito, di ba? Wala ka namang katulong, kaya ka mag-aasawa dahil para may katulong ka na. Parang pahinga na, hindi mo naman kailangan ng maraming pera, hindi mo naman madadala sa langit yan, di ba? Pag namatay ka. Yan. Sino magmamana? Wala bakit tayo... ano? Bakit nag-inegosyo ka pa eh? Nandiyan ka na sa Japan. Eh, walang libangan. Ah, ganun. Ano naman yung ginagawa? Ano naman ginagawa mo negosyo? Oh, maraming binabayaran. Alam mo, mahal ang tax dito, lahat. Abagay, oh, tama yung tax. Yeah. Pati tao dito, may bayad, may hukin, may insurance. Mamamatay ka rito pag wala kang pera. Bale, pag 65 mo naman, pensionado ka na eh. Di ba? Hindi naman ako nagbayad eh, kasi hindi ka naman employer eh. Ah, hindi ka nagbayad? Napo. Naputol, siguro mga 10 years. Sayang, dapat ibabayad ka. Nagkasakit kasi ako, nagkasakit kasi ako eh. Wala ka pagkakatandaan yan. Diba? Kaya nga mag-asawa, ayaw mo, ikaw na lang bubuhay sa akin, ayaw mo. Ako lang na mapakakainin mo. Para matakaw ka eh. Ah. Magaling ako magluto. Ikaw, mahilig ka ba magluto? Hindi. Patay tayo dyan! Bumibili lang ako. Bumibili lang ako sa mga ano dito, karanderya.
patay tayo dyan, kaya nga ako uwi. Hindi, okay, babae nagluluto, hindi lalaki. Kuha tayo ng katulong. Kaya mo bayaran? Kaya mo sheldoan? Ha? Kukuha ba katulong eh? Kaya nga ako uwi dyan dahil nga gusto ko nga mag-relax na eh. Tagal ko na rito, first time. Eh, magluluto ka lang naman. Ano ba naman yung magluluto? Marunong ka ba maglaba? Oo, yun. Ako na lang maglalaba. Ako na lang. Ako na lang magluluto. Ikaw na lang. Oo, yun. Tama. Correct ka dyan. Magkakasundo tayo pag ganun. May, ano bang hilig mo negosyo? Yun lang, wala. Yung tataxi lang ako. Grab. Yun ang, no, grab. Alam mo yung grab? Grab. Grab, oo. Oh, grab taxi. Yun ang gusto ko. Hindi ka mahilig mag mga ano, yung mga all business, kung anong mga negosyo. Wala akong... Mahilig? Restaurant or ano ang pagdating natin dyan? Wala tayong... Hindi na natin kailangan yung ganun kasi matanda na tayo. Dapat sa atin, mag-relax lang. Ikaw, ilang taon ka na nagtrabaho dyan. Wala, ano, dapat mag-relax ka na lang. Hindi mo na iniisip yung ganun, yung negosyo yung malalaki. Bagay, titira naman ako sa bahay mo, libre na yan. Pwede na yan. Oo, libre na. Wala, siyempre, dito ka na titira. May bahay ka na, ha? Di ba? May pensyon ka naman. Wala rin, wala akong pensyon. Patay tayo dyan. kung ikaw nga na kailangan may pension ka dyan, hindi ka nga nag-pension, ako pa kaya. Oo, sige. Dyan, obligado dapat dyan sa Japan. Ano? Lasanggero ka ba? Umiinom ka ba? Bakit malakas ka uminom malak? Hindi ako naninigarlyo. Hindi ako, umiinom ako pero hindi ako naninigarlyo. Eh, hindi ka sa barkada. Wala. Lagi lang ako rito sa bahay. Di matipid yan, walang problema. Oo, oh, kaya nga. Oh, kaya swerte mo. Kaya swerte ko. Okay na yan, kahit walang pera, basta mabait. Oo, okay. Oh, basta masaya. Kung walang problema. Kasi hindi mo naman madala yan lahat. Oo, oh, hindi mo naman madala yan ang kailangan habang nabubuhay tayo. Mag-enjoy tayo kasi nagtrabaho na tayo matagal eh. Tama yan. Pareho lang man na. Mag-relax na lang. Di ba? Enjoy. Lang dyan, ano, simpleng buhay. Sumasakay ka ba ng motor? wag mo ako bibiglayin kasi tagal ko dyan hindi utog mo. First time. Kasi service ko dito, motor lang. Motor. Wag mo ako bibiglayin, baka magkasakit agad ako ng halikabok. Hindi tayo sanay. Then, masarap naman nakamotor. Uso kasi dito yun. Sa lugar mo, probinsya? Antipolo. Malinis sa Antipolo, no? Hindi maalikabok, pollution dyan ay. Okay lang. Oo, bundok to eh. Bundok. Okay yung ano yun, magandang climate. Oo, nandito yung mga pasyalan. Na lang, hindi ka napunta ng Laguna, Tagaytay, Tukananda ka. Hindi. Kasi di ba Tagaloan ako? Dati. O kasi side ko, mga bandang area ng Quezon City, di malapit lang ako lulusubi ng mga yan. Paano yan? Laging puno yung bahay mo dyan. Paano yan? Okay lang sa'yo? Anong puno? Bakit puno? Alam mo naman pagkagaling ano, pumunta yan sa bahay mo, baka naman di open, magagalit ka sa sarili mong bahay, lusubin tayo dyan. Bakit naman? Di naman araw-araw nandito yung mga yun. Isipa lang. Diba? Masama, dito titira. Magagalit ako, syempre magdito tumira. Lagi puno yung bahay. Baka sabihin, lagi fiesta. Ha? Ano ba yan? baka ibalik mo ko sa Japan. Marami ka bang pamilya, mga kapatid? Wala, nasa ang kapatid ko dito, dalawa na lang. Lalaki. Marami kasi akong kapatid, marami akong pamangkin, marami akong ano. Marami kayong lahi. Siguro isang bus yata kami. Isang bus? Baka magsawa ka lang, may tao dyan bahay mo, pauwiin mo na ako. Hindi kasi dito yun, sa bus. Hindi kasi. Ano ba itong nakuha ko? Masyadong marami tao, ha? Hindi. Pwede naman sa ano yun eh. Di-arbi na tayo ng swimming pool, doon tayo. Kahit na dalawang bus pa yun. Diba? Uso, kasi uso dito yung ano eh, private resort. Uso yun. Doon na lang magkikita-kita, doon na lang mag-ano.
De, gusto ko lang kasi, kaya ako kumuti dyan. Gusto ko lang maka, ano, medyo may experience yun dyan pag umuwi. Hmm. De, tawagin kita. Send mo sa cellphone mo. Huwag na tayo babalik kay DJ, ha? Ayoko na, ha? Bakit na? Talagang di na. Pagkasundo tayo, di na tayo babalik. Hindi na tayo babalik. O kahit di man tayo magkatuloy, ayoko nang bumalik. Basta first time kong mag-experience. Kaya lang, di nagpakita sa akin si DJ, oh. Yung pogi-pogi niyan. Kasi pogi mo, ha? Eh, mas pogi naman si DJ. Bata pa yun. Oh. Ingatan mo na lang sarili mo kasi nasa 60 ka na, makikap yan. Huwag ka na kumain mga pampahay blood. Tapos nag-iisa ka lang. Okay lang naman. Hindi naman ako makakain sa gabi. Buti walang nakakagusto sa'yo dyan. Nag-iisa ka lang. Hindi naman ako lumalabas kasi. Dito lang sa bahay. Pagpupunta ako sa anak ko, yun, doon lang ako maalis. Paglalabas, bibili ng pagkain. Ilan taon na anak mo? Isa lang? Hindi, tatlo anak ko. Dalawang lalaki at isang babae. Tatlo? Isa lang asawa? Puro ano, puro may pamilya na. May pamilya na. Ah. Ikaw na lang mag-isa. Buti nga, ganyan. Ang tatay ko, 60 yata na. Ang aga na wala. Ano. Ah, 60 ikaw pa lang? Oh. Ikaw, ang bata, parang ang lakas mo pa. 61 na ako. Parang ano ka, parang, ano bang tawag na ito? Cowboy? Ano ba yan? Oo, no, kalog. Kalog talaga ako. Hindi ka nag-iisip ng mga stress or what ano? Stress sa relasyon. Oh, stress ang relasyon. Alam mo kasi ano, LDR eh. Basta LDR, stress kasi, oh, kasi malayo sa isa't isa. Tsaka mga babae, sakit talaga sa ulo, no? Pero kung mabait naman ng babae, bakit meron naman hindi mamaingay, di ba? Hindi, mabait. Pero ano, lagi nang aaway, lagi nang ganyan. Ah. Ganyan ang mga babae. Hindi naman lahat siguro. Ah? Ewan ko lang ikaw. Kung, kasi kaya lang naman nagagalit ang mga babae kapag ang bababae ang lalaki. Eh kaso, kahit wala naman, nagagalit pa rin. Bakit? Di ka ba? Labas ka siguro ng labas. Hindi. Nandito nga lang sa bahay. Pag-aansa ko, pag may mga party, mga anak ko, birthday, dahil sa pasyon, mag-vacage kami, maliligo ng apo ko, gano'n. Yung lang ako lumalabas. Kasama nila ako. Kababa naman yun. Ha? Kababa. Kababa na. Anong tawag niyan? hindi naman. Kaya nga, hindi naman siya magagalit sa ganun. Kaso, ewan ko, bakit away na away? Nagtatrabaho ka na mailang years na sa abroad. Ano pa problema yan? Hindi mo naman pinababayaan ng pension nila sa'yo. Oo. Bakit nagpa? Hmm? Ha? Ba't nagagalit pa? Eh, binibigyan mo na naman padala sa pagyan. Hindi ko pa nagdadala dahil wala naman ako asawa. Patay na yung asawa ko eh. Ah, ganun! Matagal ng patay. Hmm. Yung mga nagiging girlfriend, LDR nga eh. Nagiging girlfriend. Ah, girlfriend. Ba't hindi ka kasalan? Hindi nga eh. LDR pala, nag-iwalay na eh. May problema na eh. Paano ako makakasalan? Kasi LDR pa lang. Nag-iwalay na. May problema na. Komplikado na. Ganon? Ewan ko tayo kung hindi magiging komplikado tayong dalawa. Eh, single ka naman. Di ako naman yung hapon ko na patay na rin naman yung pwede naman magpakasal, diba? Wow! Ibig sabihin, patay yung asawa mo hapon, kasal kayo, diba? Wala na yun, okay na yun, malinis na yun. Kung hindi kayo, magdi-divorce kayo sa Pilipinas. Hindi yun, ang ibig ko sabihin, pisonada ka. Marami kang pera nakuha. Hindi, kasi ano, 1 year lang naman kami nag-relation, single mother lang, parang sa baby lang. Tapos hindi na ako nag-asawa, natakot ako magpakasal. Alam mo naman, ang hirap kasi ng kasal eh. Ha? Boyfriend! Nakailang boyfriend ka dyan?
alam mo na mga apon eh, kasi ng edad mo lang naman binoboyfriend ko, din ako binoboyfriend ng bata. Ay, bad boyfriend lang, hindi mo inasawa. Lami, kayo. Ikaw talaga, oh, ha? Alam mo naman dito, ano, pag, ano, panandalian ang life dito, ikaw naman, mamimili ka. Pag kung mag-asawa ka, yung serious na lang, yung talagang pag matagalan, yung hindi ka naiwanan. Kaya nga, sumali dito, baka may swerte. Swerte mo nga, di ba? Sana, few, kasi edad ko 50 para matagal ang relasyon. Eh, nagpahanap ka ulit kay DJ. Pwede naman eh. Ganon? Ayaw mo na sa akin? Dapat sinabi mo kay DJ, mga 50 lang gusto ko, DJ. Ganon dapat. Eh, sabi niya, mukhang 50 ka lang daw eh, sabi ng babae kanina. Ah, yun lang. Oh. Pero sinabi niya 60 ako. Kasi sinabi ko 61 ako eh, di ba? Oo, oh, sabi niya, medyo bata naman daw. Sabi ko, okay na yan, sige, go na tayo. No. Oh, di ba? Ay ko, go. Ang bilis na, no? Go. Oh, di ba? Eh, kung bata ka naman, kaya go na. Hindi naman ako nag-ano eh. Hindi naman, hindi ko naman sinabing ayoko. Hindi, akala ko kasi, sabi mo, ano eh, dapat, hindi lang. Kasi, ba't hindi lumalabas si DJ? Dito lang ho, ma'am. Tapos na rin. O, di po bali, no? Basta magkaigihan kayo, wala sa edad yan, ha? At saka, sanay ka. Sanay na, yan. Oo, sanay naman na ako kayo. Sabi mo, ma'am, sa kaidaran ni Sir, eh. Di po ba? Huwag ka nang babalik kay DJ. Oo. Wanted, sweetheart. Makaka-istorpo lang tayo dyan. Balitaan nyo na lang ako, ha? Pag magkita na kayong dalawa, pag magbakasyon na po kayo dito sa Pinas, ma'am. Oo, tawagan na lang kita sa sige. Connected naman na po kayo sa isa't isa. Pwede na po, pwede man kayo magbigay ng ano ninyo ng Facebook. Okay. Ikaw bang tatawag sa akin? Magme-message? Mm-hmm. Ewan ano po. Paano ba yan, DJ? Tuloy-tuloy po yan. No? Alam, DJ. Puputulin ko na po sa live. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap ninyo. Kahit mag, ano man ho kayo dyan, mag-usap po kayo ng mga hindi na dapat pag-usapan sa live. Sige. Good luck, ha, sa inyo pong dalawa. Good luck. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, thank sige, you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, sige. Ano? Grabe, grabe na. Grabe. Oras natin, 54 minutes after 2 na ng hapon. 6 minutes bago po sumapit ang oras na alas 3. Hanggang dito na lamang po muna tayo, no? Kasi may lalakarin ho ako. Importante. Wanted, sweetheart. Sweetheart. Anyway, sabi mo, Jel, katakits po tayo alas 8 onwards. Mamaya po, ha? Gabi po ng Martes. Kasama sa technical, si Nanay Ferlides Beatriz Panganiban Meneses. KFC po tayo and God bless. Magandang hapon, Pilipinas! This is the
DJ. DJ Johnson Remix.